Magpalang gabi po mga kaparokya ng Nuestra Senora de la Asuncion. Ako po si Brother Alex. Ako po si Kuya Alvin. Ako po si Teacher Jovi at ito ang Usapang Asuncion, ang makalangit na utahan ukol sa Patrona Reina at Inang Bayang Bulacan. Noong nakaraang Sabado ay binalikan natin ang ilan sa mahalagang parte ng ating kasaysayan. Tama ka dyan, Teacher. Binalikan natin ang kasaysayan sa pangungunan ng ating panauhin na si Brother Kendrick Ivan D. Panganiban. Kanyang inisa-isa sa atin kung bakit tayo nabansagan bilang Parish of First. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo nabansagan na Parish of First? Alam niyo, Brother Alex and Kuya Alvin, ang ating ngang parokya ay binansagang the Parish of First. Kasi nga, ang ating parokya dito sa bayan ng Bulacan-Bulacan ay kilala dahil sa unang Assumption Parish dito sa ating bansang Pilipinas. Ito rin ang First Marian Parish sa Region 3 o sa gitnang Luzon at First Marian Parish sa Bulacan Province. Kaya nga, Teacher at Kuya Alvin, naiugnay natin ito sa Mahal na Birheng Maria bilang ina ng simbahan. Tama ka dyan, Brother Alex. Kung matatandaan nga natin, sa paanan ng krus ay ipinagkatiwala ang Mahal na Birheng Maria sa simbahan sa katauhan ni San Juan at ang simbahan sa Mahal na Birheng Maria. Inilala rin natin noong nakaraang Sabado ang mga pari Bulakenyo sa simbahan Katoliko sa ating bansa. Ang napakalaking ambag nito, ang bantog na bersyon ng Pasyong Mahal ni Padre Pilapin at ang Flores de Mayo na pinilagayan ni Padre Mariano Sevilla sa Katagalugan. Tama ka dyan, Kuya Alvin. Napakarami ng ating natutunan nung nakaraang Sabado at tiyak, ngayong gabing ito, marami ulit tayong matututunan. Sa gabing ito ay itutuloy natin ang pagbisita sa mga pahina ng ating kasaysayan. At syempre, muli natin itong iuugnay sa makainang pagkalinga ng Mahal na Birheng Maria. Tama ka dyan, Teacher. Kaya naman ngayong gabi ang ating episode ay pinamagatang Maria, Ina ng Pag-asa.
Mukhang maganda na naman ang ating puntahan. Na-excite ako. Pero bago ang lahat, Brother Alex and Kuya Alvin, kamustahin muna natin ng ating game master, si Kuya Paolo. Hello, Kuya Paolo! Nasa pangatlong gabi na po tayo ng ating segment, pero excited na excited pa rin po ako sa mga ganap na tanungan at sagutan. Maya-maya lamang. Basta ang paalalaman ni Kuya Paolo, makinig at manood ng mabuti upang handa tayo sa Tanuang Asunsyon. Ihanda isipan, iangat at kaalaman. Balik sa inyo, Brother Alex, Teacher Jovi at Kuya Alvin. Maraming salamat, Kuya Pao. Stay put ka muna dyan. Kaya Kuya Alvin, ipinaaalala muna natin sa ating mga viewers na siguraduhin kayo ay nakatutok sa ating official FB page, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción. For sure, excited na ang lahat ng ating mga viewers at kaparokya para sa episode natin ngayong gabi. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at atin nang ipakilala ang mga kauntahan natin sa gabing ito. Ang ating panauhin sa gabing ito ay walang iba kundi ang Cura Paroko at Rektor ng Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción. Mga kaparokya, atin pong i-welcome ang ating guest for tonight, Reverend Father Javier Mercado Joaquin. Magandang gabi po, Father. Good evening din po sa inyo lahat at sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating usapang Asunción. Magandang gabi po, Father TV. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong gabi. Kamusta naman kayo, Father? Abala tayo sa paghahanda natin sa nalalapit na kapistahan ng ating patrona at pasasalamat ng ating bayan. Kaya nais ko samantalin nga ang pagkakataong ito para tayo ay magkasama-sama sa siyam na araw ng masusing paghahanda. At lalo-lalo na sa 15 ng Agosto, ang mismong dakilang kapistahan ng ating patrona. Maraming salamat po, Father JB, sa inyong presensya po sa gabing ito sa atin pong palatuntunan. Kaya naman po, katulad ng binanggit ni Teacher Jovi, tayo po ay magpapatuloy sa pagbisita sa mga pahina ng kasaysayan. Kung nung nakaraan, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pagkakatatag nito bilang isang parokya, ipagpapatuloy natin ang pagsilip dito at syempre, ang ginampanan ng Mahal na Birheng Maria sa paghubog ng ating pananampalataya. Tama ka dyan, Brother Alex. At maalala nga natin, noong pagpasok noong 1900s, ay naging mahirap na ang panahon para sa ating mga Bulakenyo. Tama ka dyan, Kuya Alvin. At lubos na naapektuhan nga tayo ng digma ang Filipino-Amerikano, kung saan ang Pilipinas noon, ang Bulacan, ay bumabangon mula pa lamang sa isang abo. Idagdag mo pa dyan, Teacher, ang naranasan natin na malawakang pagbaha noong 1920 sa nagdulot ng cholera epidemic dito sa ating bayan. At syempre, hindi rin tayo nakaligtas sa nagdaang World War II sa pananakop ng mga Hapon, lalo na sa ating bayan. Kaya nga for sure, Brother Alex, hindi nawala ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino at lalo na ang mga Katolikong Bulakenyo sa Panginoong Diyos at sa paglapit natin sa Mahal na Birheng iniakyat sa langit. Kaya nga, Father JB, sa maraming pagsubok na nabanggit na ito, sino po ba si Maria bilang sagisag ng pag-asa? Kung si Maria ititingnan natin bilang pag-asa, dapat balikan natin sa simula pa. No? Dito nais kong gamitin yung sermon ni San Bernardo na mababasa sa breviaryo ng mga pari, yung Office of the Reading tuwing December 20. Na doon inilalarawan yung Annunciation. Na doon daw sa silid ay hindi lamang si Maria at ang Anghel Gabriel. Sa pagsasalarawan ni San Bernardo, nandoon pa sila Adan, Eva, maging si Abraham, si Hari David, ang di mabilang na mga tao sa lumantipan, ang mga patriarka, ang lahat ng ito na nanaghuyan at nakikiusap kay Maria. Kaya maging ang anghel ay nakiusap na din daw na huwag ka na mag-atubili, huwag ka magdalawang isip, sa iyong munting salita ay matutupad ang pangako. At ang Mahal na Birhen, taglay ang kababang loob, ay kanyang binigkas ang pinakamahalagang kataga,
ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At sinasabi doon sa sermon ay lahat ay pumayapa. Bakit? Sapagkat yung kanilang inaasahan, ang pagdating na manunugos, eto na. Sa simpleng piyat ni Maria, alalambag ay pumutok ang bukang liwayway ng pag-asa. So yan si Maria sa ating buhay pananampalataya. Siya kumbaga ang tulay para ang pangako at ang katuparan ay maganap. Tunay ngang mahal na Birheng Maria ay sagisag ng ating pag-asa. Father JV, may nabasa nga kami no before na si Maria ay nilalarawan din pala bilang tala sa umaga. Bilang yung tala sa umaga, siya yung nagiging sagisag na paparating na yung dakilang liwanag. At ito nga po pala yung sinasabi ninyo, no, according dun sa sermon ni San Bernardo na si Maria ang parabang magiging tagapanguna po ba? Parang ganoon, ng dakilang pag-asa na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang liwanag, pag-asa at buhay ng lahat. Yes. Ayan, katulad nga ng nasabi ni Brother Alex, mula pa nung una ay talagang makikita natin ang pag-asa na naidulot sa atin ng mahal na Birheng Maria. Ngayon, Father, maaari mo bang ibahagi sa ating mga kaparokya? Ano naman po ang ginampanan ng mahal na ina sa kasaysayan ng kaligtasan na nagbigay sa atin ng malaking pag-asa bilang mga anak ng Diyos? Yeah, mapakagandang tanong. Alam mo si Maria, bagamat Imaculada Concepcion, ipinaglihi na walang bahid ng kasalanan. Alalubaga sa kanyang katauhan ay walang salungatan. Siya'y totally oriented sa Diyos. Pero hindi niya alis na si Maria ay malaya. Kaya nang ialok sa kanya ng anghel ang panukala ng Diyos, si Maria maring tumanggi o maring siya'y sumang-ayon. Pero si Maria ay pinangibabawa ng biyaya. Alam niya na ang kanyang papel ang magiging salalayan kung ang pangako ay matutupan. Kaya nga sabi nga, ang kung meron mong pinakamalagang katanga ay yung kanyang mangyari sa akin ang iyong sinabi. So yun ang mahalagang papel. Ang pangako ay nagkaroon ng katuparan, ang naghihintay na makatawid ay nakatawid sa ating kasaysayan. Kaya nga kung ilalarawan natin ng kanyang banggitin yung kanyang piyat, nabuksan na ang kanyang sinapupunan at nagsimula ng magkatawang tao ang Berbo ng Diyos. Kaya nga't ang pangako'y narito na, pumutok lang bukang liwayway ng katubusan. Yan ay dahil si Maria nakisangkot, nakisang-ayon, nakilahok sa plano ng Diyos. Ayan, nakakatuwa talaga yung naging pamamaraan ng pagtugon ni Maria na yung mga nangyari noong sinauna mula pa nung panahon nila Jesus ay talagang makikita natin na may malaking factor, I mean, may malaking effect sa ating buhay pananampalataya hanggang sa ngayon. Tingnan mo nga, teacher, simpleng pag-oo, no? Ang pag-oo ng mahal na Birheng Maria ang nagbigay ng oportunidad upang buksan ang lahat ng ito para sa ating lahat. Kaya tunay nga, dapat nating ipagpasalamat ito. Ngunit sabi din ng Father JV, mayroong tsansa eh, no? May tsansa na humindi eh. Pero, ano po yung word? Pinangibabawa ng biyaya ng Diyos at yung kanyang malasakit sa sangkatauhan. Biyaya at malasakit. Diyan natin mailalarawan ang mahal na Birheng Maria. Ngayon, Father JV, bilang si ang mahal na Birheng Maria ay bahagi nitong kasaysayan ng kaligtasan, paano naman po siya naging larawan ng pag-asa doon sa mga unang panahon o unang taon ng Kristyanismo? Yung panahong ang Panginoong Hesukristo ay umakyat sa langit, ang naiwan ay ang mga apostol at ang mahal na Birheng Maria. Pwede niyo po bang i-share sa amin paano siya naging ina sa mga unang Kristiyano? Paano siya naging ina sa unang simbahang Kristiyano? Well, wala tayong mga tiyak na dokumento na maglalarawan ng partikular na ginawa ng mahal na Birhen. Pero kung ating pagbabatayan,
yung mga pamiminto kay Maria ay nagpatuloy. Hindi man katulad ngayon na hayag na hayag, pero sa mga unang Kristiyano, handa doon na. May pamiminto na sila sa dakilang ina ng Diyos. Siyang ina ng manlulubos, siya ang larawan ng simbahan, siya ang larawan ng sasapitin ng bawat tao kung mananatiling tapat sa Panginoon at kung tutulad sila sa mahal na ina. Kaya nga sa mga unang Kristiyano ay pag-asa nga si Maria dahil ibinigay niyang konkretong larawan paano ba ang maging tapat na alagad. So ayan, tumungo naman po tayo, Father, sa mas specific. Ano naman po ang dogma ng Asunsyon at paano ito nilalarawan ang pag-asa? Okay, so alam mo eh, mahabang kasaysayan niyang Asunsyon, katulad ng kasaysayan ng Imaculada Concepcion, no? Hindi yan isang taon o 10 taon lamang na pinag-aralan. Talaga yan ay nagdaan sa napakahabang kasaysayan. May mga debusyon. Una'y nagdaan sa debusyon, no? Hanggang sa debusyon ay naging hudyat. Bakit hindi natin ito gawing isang saligang aral? Ganyan din ang nangyayari sa Immaculate Conception, no? Na nakita nila na ang mahal na ina upang maging ina ng tagapagligtas at ina ng Diyos, dapat hindi siya kailanman nasakop ng kasalanan. So mahabang debate yan. Kaya bandang huli na lamang sa paninimbang ng Santo Papa, sa pagkonsulta sa mga kardinal at mga dalubhasa, doon nabuo yung dogma ng Immaculate Conception. Yan ay noong 1854. At dahil doon sa dogma ng Immaculate Conception, unti-unti nagkaroon ng kumbagay matibay na pundasyon yung dogma ng Assumption. Kasi kung si Maria ay walang bahid ng pagkakasala, ay marapat lamang na siya gantimpalaan ng higit sa lahat. At dyan natin matitingnan yung Assumption. Kung ang kanyang katawan ay niligtas sa anumang bahid ng pagkakasala, kung ang buong buhay niya ay isang buhay ng katapatan sa plano ng Diyos, siya ba'y dapat makatikim ng kamatayan? Yun ang naging question. Kaya nga doon sa simula, hindi nila matanggap yung katagang kamatayan. Doon nagsimula yung dormition. Siya'y nakatulog at nahimbing at iniakyat sa langit. Hanggang sa bandang huli, kung sa Eastern ay nananatili yung dormition, sa atin na sa Western Church, unti-unti na ngayon nabuo yung Assumption. At yun nga ang pinagtibay noong 1950 sa pamamagitan ng Papal Bull Munificentissimus Deus, na sinasabi doon, matapos niya maglampanan ang kanyang misyon sa buhay, si Maria'y iniakyat, kaluluwa at katawan sa kalwalatian ng langit. Talagang hindi mapaghihiwalay po, Padre, yung dogma ng Imakulada at ang dogma ng Asunsyon ng Mahal na Birheng Maria. In fact, nung araw, sa pag-research din po namin, yung mga katandaan daw po dito sa Bulacan-Bulacan, tinatawag din daw po nilang Imakulada, yung Birhen ng Asunsyon. Sa pag-research namin, majority pala ng mga bansa, particular yung mga Spanish and Spanish colonies, tinatawag talaga nilang Imakulada ang Asunsyon dahil nga sa binabanggit nyo po na kung paano iniligtas ng Diyos ang Mahal na Birheng Maria sa kanyang pagkakabuo sa sinapupunan ni Santa Ana sa kasalanang mana, ganoon din yung biyayang natamo niya noong siya ay nasa huling bahagi na ng kanyang buhay. Ngayon, Padre, itong Asunsyon po na ito, ano po yung hamon nito sa atin? Ano po yung panawagan nito sa atin bilang mga anak ni Maria, anak ng Diyos, mga tao na hanggang ngayon ay nagiging, para bang nag-strive tayo, di ba, to become perfect, no?
nanais natin maging perfect because God is perfect. Ano yung panawagan sa atin ng Asunsyon, ng dogmang ito? Alam mo, para natin maunawaan yung Asunsyon, dapat maunawaan din natin yung Ascension. Sapagkat yung Ascension ni Jesus ay may mahalagang mensahe sa Assumption sa Mahal na Birhen. So yung Ascension ng ating Panginoon, nagdampananan niya ang kanyang misyon. So nag-alay ng buhay, sa ikatlong araw na buhay na mag-uli, na natiling kapili ng mga alagad, at sa ikapatampung araw ay umakyat sa langit. Yun ang kataga, siya sa kanyang kapangyarihan, siya'y umakyat sa langit na dati niyang pinanggalingan. Yung pagka-Diyos na hinubad ay muli niya natanggap yung kalwalhatian. Bakit? Nagampanan niya ang kanyang misyon. At tuwing darating ang dakilang kapistahan ng Ascension, paano ko inilalarawan to? Yung rehas ng tahanan. Tanungin niyo mga gumagawa ng rehas, tinitiyak nila na yung dalawang parallel bars, sapat lang ang agwat para wag magkasi ang ulo. Bakit? Kasi kapag nakapasok ang ulo, madaling ipagsiksikan ang katawan. Kaya nga't kung si Jesus ang ulo at tayo ang katawan, yayamang nakapasok ng ulo, madali na at inaasahan, kasunod na ang katawan. Kaya nga't yung pag-akyat sa langit ni Jesus ay pag-asa ng kanyang katawang mistiko, ang Santa Iglesia. So kung yan ang Ascension, yan din natin makikita ang mensahe ng Assumption. Na si Maria, tulad ng kanyang anak, nagdampanan niya ng buong husay, buong katapatan, ang bawat detalye na nakapaloob sa kanyang pagsang-ayon sa plano ng Diyos. Matapos niyang gampanan ang lahat ng ito, siya na walang bahid ng kasalanan. Siya na kailanman hindi dinapuan ng munting pagkakasala. Walang karapatan na magdanas ng kamatayan. Bakit? Kasi ang kamatayan ay parusa ng kasalanan. Pero ngayon pa man, bukas pa rin ang isipan ng Santa Iglesia, no? Kasi kung si Jesus ay namatay, bagamat ang kamatayan ni Jesus ay iba sa kamatayan natin. Ang kamatayan natin, bunga ng kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus, pag-aalay ng sarili, kabayaran. Kaya siyang ransom para tayo makalaya sa talikala ng kasalanan. Namatay si Jesus, pero hindi dahil sa kasalanan. Ito'y salvific death, pag-aalay ng sarili para tayo namatay sa kasalanan, magkamit ng buhay. Kay Maria, ganun din. Ang kanyang kamatayan, kumbaga, is not a consequence of sin. Siya'y kabilang pa rin sa sangkatauhan na kinakailangan lumisan sa mundong ito. Kaya't yung kanyang kamatayan hindi dahil sa parusa ng kasalanan. Yan ay natural process. Kaya nga't meron pang nabubuo noon na paniniwala na si Maria'y namatay. Yun yung tinatawag na dormition. Pero siya'y muling nabuhay at sa muling pagkabuhay, diretso na ng langit. Kung si Jesus may 40 days na nakahalubilo pa malagad, si Maria daw iniakit sa langit. Sa Eastern Church, laganap yung ganyang paniniwala. Pero sa atin, sapat na. Na ang nilalaman ng dokument ng Papal Bull, matapos ang kanyang paglalakbay sa lupa, iniakyat sa langit. Walang inilahad na detalye tungkol sa kamatayan. Ang sinabi lang, umakyat sa langit. Ngayon, ano ito sa atin? Kung si Jesus ang ulo at tayo ang katawan, nga, at ang ulo'y nakapasok sa kalwalhatian, ang katawan ay kasunod na. Hindi pwede maghiwalay ang ulo at katawan. Ano? Pugot yun. Palagi magkaunay ang ulo at katawan. Si Maria ay ang ina ng Diyos.
ina ni Jesus. Siyang ina ng simbahan, ang katawan ni Jesus. Kaya kung ang ulo at ang inay nakapasok sa kalwalatian, lalo matibay ang pag-asa natin. Bakit? Tayo, kung tayo mananatiling tapat tulad ng mag-ina, aba, ang langit ay isang pangakong mapanghahawakan. At yan ang dahilan kung bakit kung si Jesus sa Ascension ay naging pag-asa, si Maria sa kanyang Assumption nagpatindi ng pag-asang yon na sa bawat tapat ay merong langit na katapat. Talagang punong-puno ng pag-asa ang ating talakayan sa gabing ito, no, teacher? Talagang, actually, Father, natuwa po ako doon sa analogy na ganun pala yung sinasabi ng matatanda. Actually, narinig ko din po yun kung bakit ganun daw yung mga rehas. Kasi pag nga daw yung ulo nakapasok, yung katawan, maipapasok nung ano. Talagang kasunod ng ulo ang katawan, kasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ang tayo, ang pangako sa ating kaligtasan. No, teacher? Kaya alam mo, Brother Alex, yung pangako na yan, yung kaganapan sa kasaysayan noon, ang ating patuloy na pinangahawakan na, alam mo yan, pagdating ng panahon na sa ating pagpanaw, yan din ang pangahawakan natin na magiging mabuti ang Diyos sa mga taong kanyang naging tapat na lingkod. Tama. Saka apakaganang tignan na si Maria yung tinitignan nating modelo. Kumbaga, siya yung sinusundan natin na matuto tayong maging tapat sa ating Panginoon, di ba? Talagang napakaganda ng mensahe ng ating mahal na pura para sa gabing ito ng ating panayam tungkol sa pag-asa. Actually, Father, sa amin sa Carmel, yun po yung madalas yung sinasabi sa amin, yung last word ng Mahal na Birheng Maria. Ito yung nagpapatunay na tayong mga Katoliko, Christocentric talaga tayo. Kasi sinasabi ng ibang mga relihiyon na puro na lang si Maria, hindi. Kundi ang Mahal na Birheng Maria mismo ang nagtuturo sa atin na sumunod sa Panginoong Hesukristo, maging sentro ang Panginoong Hesukristo. Tama ka dyan, Brother Alex. Kaya nga, nakakatuwa na naging malinaw kung ano nga ba ang naging gampanin ni Maria simula pa noong una sa ating kasaysayan na tayo ay inilalapit o idinudugtong ng ating Mahal na Birhen papalapit sa ating Panginoon. Ayan, Father, sa pagbabalik po natin sa kasaysayan na mayroon ang ating simbahan, ngayon po tayo bilang simbahan, ano po ba ang gampanin natin para mapanatili ang pag-asang ito? Okay, so sa larangan ng pamamahayag, lalo na sa preaching, ano, kami mga pari, pinipilit namin na may kintal sa isip ng mga tao, no, na ang pananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, mahirap sumunod, ano? Tutuusin natin yung ang pagsunod, lalabanan mo sarili mo. Kasi yun ang kahinaang iniwan ng lamat ng kasalanan. Yung bang gusto mo sarili ko masunod. Pero pag ikaw ay susunod sa utos ng Diyos, una mong kalaban yan yung sarili mo, yung kahinaan mo. Kaya nga't ang ipinangangaral lagi ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lagi yan, no? Sa halimbawa na ipinamamalas, na ang mga pari, ang mga misyonero, ang mga madre, religious, even yung mga laiko, no, na meron talagang matibay na paninindigan ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod, no? Yan ang hamon . Alam mo, kung may katangian ang makabagong panahon, yan bang yung feeling of independence? Gagawin ko ang gusto ko. Ha? Gagawin ko ang maibigan ko. Ang mahalaga yung kaligayahan ko. Yan ang undertone ng maraming pagkilos. Ang masunod, anong ikaliligaya ko? Well, masama ang dating niyan. Dahil kung meron man pong aral ang Kristyanismo, yung matutukang sumunod. Yan ay unay pinakita ng ating Panginoon. Siya naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Si Maria ay sumang-ayon at sumunod ayon sa plano ng Diyos hanggang sa kanyang pagtayo
sa pananangkrus. Yan ang mahalaga. Kaya nga ang hamon sa makabagong simbahan, hindi man sa madugong paraan, patunayan ang halaga ng katapatan at pagsunod. Yan ang hamon sa atin ngayon. Talagang punong-puno ng pag-asa ang gabing ito. Salamat po, Father JV, sa napakagandang mga mensahe patungkol sa pag-asang ito na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo at ibinibigay din sa atin ng Mahal na Birheng Maria. Kung paanong ang Mahal na Birheng Maria ay naging larawan ng pag-asa bilang parokya ng Nuestra Senora de la Asuncion, siguro pwede din nating sabihin na dapat o sana maging dambana din tayo ng pag-asa. Makita sa ating mga kaparokya, sa ating kilos, sa ating gawi, yung pag-asa na ipinakita sa atin ng ating Mahal na Birheng Maria. Ngayon, bilang pangwakas po, Father Cura, hinihingan po namin kayo ng inyong final message sa atin pong mga kaparokya. Lalo na po ito, papalapit na po tayo sa ating piyestang bayan. Ano po ba yung mga hamon po ninyo sa kanila? Ano po yung imbitasyon nyo po sa kanila para sa atin pong gaganaping mga paghahanda para sa dakilang kapistahang ito? Okay, so bukod dun sa nauna ko nang binanggit na lubenaryo, ay yun din pong panayam. No? Sabik na sabik na nga ako na dun sa First Saturday, pagninilayan natin yung pitong wika ni Maria. At dun sa mga katagang kanyang binitawan, ay pipilitin natin na tuklasin. Ano yung katangian ni Maria na sana'y katangian din natin mga anak. Ngayon, ano mensahe ko? Si Maria, oo, siya Immaculada Concepcion. Pero huwag natin kakaligtaan. Meron din tayong biyayang nagpapabanal na tinanggap sa binyag. Hindi man kalintulad ng biyaya na Immaculate Conception, pero nalinis tayo. At tayo ay nakatanggap ng abot-abot na biyaya. Si Maria walang sakramentong tinanggap. Pero tayo ay merong iba't ibang sakramento. Noon si Maria ay walang misa. Pero tayo nakadadalo sa banal na misa. Noon marahil sa sinagoga, nakakapakinig siya ng Bible service, pero lumang tipan. Tayo merong misa, meron tayong Bible study, Bible service, may Bible tayo. Ang dami natin biyaya. Kaya nga't andyan yung tulong. Kung si Maria sa kanyang katapatan at naturalmente ay yung biyaya ng Diyos sa kanya nakarating sa langit, tayo pa kaya? Yan ang ating maging inspirasyon. Yan ang ating maging motivation. Kung ang Panginoon, ang ating ina, ay nakarating sa langit at tayo pinangakoan ng langit, pagsubikapan natin ang makarating sa langit. At yan sana maging larawan ng mag-ina pag nakikita natin na una na sila, sabihin na lang natin, susundan ko kayo. Salamat po. Talagang nakakatuwa. Alam mo, Brother Alex and Kuya Alvin, napakarami nating natutuhan sa gabing ito. Kaya mula po sa bumubuo ng Usapang Asuncion, Reverend Father Javier Mercado Joaquin, maraming salamat. Salamat po. Din po sa pag-anyaya. Sobrang makabuluan ang ating maikling pakikipaghuntahan sa ating kura paroko, di ba? Kaya naman talagang siksik, liglig at umaapaw ang ating impormasyon sa gabing ito. Talagang punong-puno tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng motibasyon na kung sila ang ating mahal na ina at ang ating Panginoong Hesukristo ay nauna, tulad nga ng hamon ng ating kura, susunod tayo. Pagsusumikapan nating makasunod sa ating Panginoong Hesus at sa ating mahal na Birheng Maria. Kaya naman, bago natin puntahan ang susunod nating segment, tulad nga po ng sinabi ni Teacher at ni Kuya Alvin, maraming salamat po, Mahal na Kura, para po sa oras at panahon na inyo pong ibinigay sa amin, lalo na po sa ating mga tagapakinig, sapagkat tiyak ako, yung mga viewers natin ngayong gabi ay talagang manghang-mangha, bilib na bilib at punong-puno ng pag-asa. Kaya abangan pa rin natin ang ating Kura Paroko sa darating na August 7, 8 a.m., yung kanyang panayam na pitong wika na ating mahal na ina.
Ito po ay open, no? Pura open po ito sa lahat, no? Sa lahat ng ating kaparokya. Kaya po, kung ngayon nabitin kayo sa ating Usapang Asunsyon, tayo po ay muling magkikita-kita sa ating Marian Talk sa August 7. Ayan, kaya sa mga kaparokya natin na hindi makakapunta dito sa ating simbahan sa August 7, maaari po kayong tumutok sa ating official FB page, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción. Kaya naman po, aabangan po namin kayo sa araw na yon para po sa ating Marian Talk. Ngayon, oras na siguro para subukin natin ang ating isipan para sa ating mga natutunan sa gabing ito. Kaya nga, Brother Alex and Kuya Alvin, atin ang tawagin ng ating Game Master para sa ating Tanungan Asunsyon. Hello, Kuya Paolo! Hello! Hi! Maraming salamat, Brother Alex, Teacher Jovi, at Kuya Alvin. Muli po, ako po si Kuya Paolo, at ito ang Tanungan Asunsyon. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. Ngayon po mga kaparokya, muli ko pong babanggitin ang mechanics ng ating Tanungang Asunsyon. Mayroong tatlong katanungan kada episode at ang bawat katanungan ay mayroong apat na choices. Basta po lumabas po ang choices sa ating screen ay maaari na po kayong mag-comment ng inyong sagot. Lagi lamang pong tandaan na ang format ng ating sagot ay ang letter, ang pinakamismong sagot at ang ating hashtag VivaAsunsyon2021. At syempre, tandaan po natin na wrong spelling is wrong. Alam kong excited na kayo mga kaparokya, halina at simulan na natin. Para sa ating unang katanungan, anong papal bull ang nagkasaad ng dogma ng Asunsyon? Letter A, Dormition de la Virgen. Letter B, Traditionis Custodes. Letter C, Monifentissimus Dei. At letter D, Summorum Pontificum. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang sagot ay letter C, Monifentissimus Deus. Congratulations po sa nanalo sa ating unang katanungan. Mangyaring hintay lamang po ang message ng ating Facebook page kung paano niyo po makiklaim ng inyong papremyo. Para sa ating ikalawang katanungan, sino ang santong ibinigay na halimbawa ni Cura na nagalarawan sa piyat ni Maria? Letter A, San Jeronimo. Letter B, San Bernardo. Letter C, San Longino. At letter D, San Nicolas de Tolentino. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang kasagutan ay letter B, San Bernardo. Congratulations po sa nanalo sa ating unang katanungan. Mangyaring hintay lamang po ang message ng ating Facebook page kung paano niyo po makiklaim ng inyong papremyo. Para sa ating ikatlong katanungan, ano ang temang inilalarawan ng episode na ito patungkol sa Mahal na Birheng Maria? Letter A, Pag-ibig. Letter B, Pamilya. Letter C, Habag. At letter D, Pag-asa. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang sagot ay letter B, Pag-asa. Muli po, congratulations po sa ating winner para sa ating ikatlong katanungan. Mangyari lamang po na hintayin ang message ng ating Facebook page kung paano niyo po makiklaim ang inyong mga papremyo. Muli po mga kaparokya, congratulations po sa winner ng ating episode ngayong gabi. Sa inyong lahat, mga kaparokya, maraming salamat po sa inyong pakiisa at pakipagtagisa ng talino sa episode na ito. Muli po, ako po si Kuya Paolo na nag-iiwan ng mga katagang walang saysay ang karunungan kung hindi gagamitin sa kabutihan. At ito ang Tanungang Asunsyon. Ihanda ang isipan, iangat ang kaalaman. Balik sa inyo, Brother Alex, Teacher Jovi at Kuya Alvin. Maraming salamat po Kuya Paolo at congratulations sa ating mga winners ngayong gabi. At dito natatapos ang ating episode ngayong gabi.
Mga kaparokya, iniimbitahan po namin kayo na patuloy na makiisa sa mga gawain sa nalalapit na Peace ng Bayan 2021. At Brother Alex and Kuya Alvin, nais nating pasalamatan ang mga tao na nasa likod ng Usapang Asunsyon sa pangunguna ng ating Cura Paroko at Rektor, Reverend Father Javier Mercado Joaquin, sa ating PPC Execom sa pangunguna ni Kapatid Nona Felizardo, sa ating Cofradia de Nuestra Señora de la Asunción sa pangunguna ni Kapatid Marilyn Tapang, sa ating Shrine Ministry, at syempre sa ating Social Communication sa pangunguna ni Kapatid Brian Martin. At ating disuportahan ang ating Cofradia at ang ating Hermandad 2021 para sa darating na kabistahan ngayong taon. Isa na nga po sa mga proyektong inilahad ng ating Cofradia ay ang Luz Ligia. Kaya naman po iniimbitahan po namin ang lahat na makiisa po sa ating pong proyektong ito. Ang inyong pong donasyon na 100 piso para sa bawat kandila ay atin pong iaalay sa Mahal na Birheng Maria. Ang mga kandila pong ito'y lalagyan ng inyong mga pangalan at mga intensyon na siyang iaalay natin sa araw ng ating pagdiriwang ng Dormisyon de la Virgen Maria at sa dakilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria. Kaya naman po ang inyo pong donasyong 100 piso ay may malaking maitutulong para po sa ating dambana. Para po sa ibang mga detalye, tumingin na lamang po sa ating mga official Facebook page at gayon din po magtanong sa ating mga kasapi ng Cofradia. At para sa iba pang mga kaganapan sa papalapit na Peace ng Bayan 2021, patuloy po kayong tumutok sa ating official Facebook page, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción. Kahit magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo, ako po si Bialby. Ako po si Teacher Jovi. At ako po si Brother Alex na nagsasabi, mga kaparokya, 15 araw na lamang po at Pistang Bayan na. Huwag po nating kakalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating mga official social media platforms, ang ating official Facebook page, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción at Cofradia de Nuestra Señora de la Asunción, Bulacan, Bulacan. Huwag din po nating kalilimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell sa ating official YouTube account na may parehong pangalan. Huwag po nating kakalimutan ang ating official hashtag, #VivaAsuncion2021. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Usapang Asunsyon, ang makalangit na puntahan bukol sa Patrona, Reina, at Tinambayang Bulacan, Nuestra Señora de la Asunsyon. Viva Asunsyon!